Opo, supply naman ng LPG at oil price adjustment ang ating pag-usapan kasama si Attorney Rino Abad, Director for Oil and Industry Management Bureau ng Department of Energy. Attorney, magandang araw po. Magandang araw po at magandang araw sa ating mga kababayan po. Opo, sir, this is Aljo Bendijo. Kumusta ang supply ng ating mga LPG? Sapat ba ito ngayon? Sir Aljo, no, wala naman tayong reason na magkukost ng supply disruption kung supply ang pag-uusapan. But of course, meron po tayong nangyayaring licensing which may cause a temporary stoppage ng operation ng mga walang lisensya. But of course, ngayon naman po sa panahon ngayon, kami po ay naka-focus dun sa pag-accept, pag-evaluate at pag-issue ng mga licenses na yan. At may panahon pa po itong mga aplikante natin, tuloy-tuloy po yan, na ituloy lang ang kanilang application. Of course, Sir Aljo, no, darating po talaga ang time na kami po sa Department of Energy, including po yung ating mga kasamahan sa industriya, na mag-i-enforce po tayo. When you say enforcement, ay magkakaroon po ng site inspection itong mga tindahan na to kung sila ba'y talagang nagkaroon ng lisensya o wala. Ano po masasabi ninyo sa payag naman ng Federation of Affordable Independent Refillers at Resellers ng LPG Association na posibleng magkulang ang supply daw ng LPG dahil 2,000 miyembro nito ang hindi nagkakarga ng kanilang mga tangke dahil sa problema ito sa lisensya, license to operate para po sa kanila? Well, Sir Aljo, ano, lagyan lang natin ng perspective, ng tamang perspective yung konteksto ng sinasabi nilang posibleng magsara. Ito pong bagong batas na nagre-require ng license ay hindi po ito bago. Meron pa po tayo mga predecessor na batas, Batas Pambansa 33, Presidential Decree 1865. Ito po ay nanggaling pa noong 1979. Hindi po bago yung licensing ng DOE dyan. So ito pong mga nakalisensya na nung dati, ang tawag po namin ay Standards Compliance Certificate, ina-upgrade lang po ito into a license to operate. Itong license to operate, ang sabi pa nga ng batas, hindi, bigyan pa natin ng 6-month transition period. So, from 1979 until nung pinasa yung 2021 yung batas, naging effective nung January 2023, yung specific mismo na license to operate guideline, ito po binigyan pa ng until July. So, alam mo, Sir Aljo, ano, kung ang isang aplikante hindi talaga nakapag-comply since 1979, kahit bigyan po natin ito ng 10 taon uli na extension, eh baka hindi po rin mag-apply. Kaya, unfortunately, they have to comply. Yan po ang sabi ng batas. Yan po, wala pong binigyan extension. Napakahabang panahon na po yan, 1979 pa. Nag-extend pa ng 6-month transition period ang bagong batas. Ngayon, hindi po pwedeng gawing excuse na hindi sila mag-comply sa batas. Posible ba kumuha ng mga requirements to operate po sila kahit tapos na ang deadline? Of course, yun nga po ang sinasabi natin. Wala po yung kaibahan ito ng mga ibang permitting like business permit. Yun nga lang, the period na kayo po'y hindi nagko-comply, ibig sabihin, kayo po'y sa batas, nagwa-violate po kayo, meaning wala po kayong lisensya. So may risk lang po na pag kayo ay na-inspect at hindi kayo nag-apply naman lang, hindi kayo nakakuha ng official receipt na kayo po ay may pending application at ongoing processing sa amin, posible po kayong ma-penalize. Ilang porsyento sa mga resellers at refillers ang nakakomply na po nito at meron na po lisensya para mag-operate? Sapat ba ito sa demand, lalo na sa household consumption, Attorney? Well, sa amin case, no, the OIMB ay nag-handle po ng Region 4, Region 5, and NCR. Ang estimate po namin dati na meron pong mga naka
issue na po, naka-holder na po ng mga standards compliance certificate, ay aabot po yan ng around 7,000. So far, for the last 3 weeks na application, malapit-lapit na po tayo dyan, maabot po yan. Nag-average po kami halos 300 to 400 applications a day. So hindi na po malayo maabot na po ang 7,000 na yan. Ngayon, hindi po namin sinasabi na yan po ang total. Kasi even before this new law, meron po talagang hindi nag-a-apply. Kaya ang tingin ko dyan, kung meron pa pong around 3,000 more na outlet na hindi pa nag-a-apply, kailangan po po nilang ituloy ang application na yan para umabot po tayo dun sa 100%. Opo. Para sa kaalaman ng mga resellers, mga refillers, saan nila makikita ang kumpletong detalye ng mga requisitos, requirements na kailangan upang makakuha po sila ng lisensya, attorney? Sir Aljo, ano, paulit-ulit po natin itong sinabi kasi itong batas, ito'y ginawan natin ng information education drive from Luzon down to Mindanao. Conducted po natin yung 9 regional summit, LPG summit. Doon po, paulit-ulit diniscuss yung mga requirements na yan. At para po sa convenience ng mga aplikante, nakapost po yan sa DOE website. Pag pinasok po nilang DOE website, pupunta lang po sila sa pababa. Nandun po yung mga sectoral link. Kami po i-click lang po nila yung downstream oil. Pag clinic po nila, mayroon po doon sa loob downloadable forms. Nandun po nila makukuha lahat ang kailangan nila doon sa downloadable forms na tab. Ano po'y parusa sa mga mahuhuli at ma-inspect ang isang nagbebenta ng LPG na wala po lisensya? Meron po tayong kaparusahan, Sir Aljo. Ano, for example, yes, pag ikaw ay nag-engage without the license, may administrative fine po yan na 5,000 pesos for each day ng operation. Paakyat po yan sa second offense mo kung ikaw ay mapasyalan uli, umaakyat po ng 10,000. Ngayon, pag third offense and so on and so forth, may 20,000 na po per day. Aside pa po yan, sa, of course, yung ibang actual inspection o violations na gagawin. For example, wala ka palang authority to sell yung trademark na yan. So hawak-hawak mo ang XYZ brand, pero wala ka palang authority to sell. Wala kang maipakitang kontrata. Attorney, so may mga penalty din po yan na dagdag. Pasensya na po, attorney, ha? Ipuputuloy muna natin ang ating pong huntahan dahil pupunta tayo sa Malacanang para sa isang malaking impormasyon. Thank you, Attorney Rino Abad ng Bureau of ng Department of Energy.